Meron tayo ditong kamatis o yung ating tomato. Ipiprito natin ito sa kumugulong mantika. Hindi mo akalaing ganito ang ating gagawin ito. Napakasarap na ulam. Bentang-benta sa mga bata, lalong-lalo na sa mga matatanda. Di mo akalain, ganito lang ang ating gagawin sa 2 piraso nating kamatis. Kaya ano pang iniintay mo? Tapusin mo tong video hanggang sa huli. At mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. Tara na, simulan na natin pagluto. At para nga sa ating unang procedure, ay hihiwain muna natin yung ating kamatis. Siguraduhin lang po natin na nahugasan natin ang maigi yung ating kamatis. Pagkatapos ay hiwain lang natin yung ating dulo nito dahil hindi natin siya gagamitin. Pagkatapos ay hiwain lang natin ng ganito yung ating kamatis. Yung ating ginamit dito na kamatis ay yung malalaking kamatis talaga. Yung parang dun sa ibang bansa. Pero kung meron kayong maliliit na kamatis lang, pwedeng-pwede din yon. Kailangan nyo lang ng mas madaming kamatis. Subali yung magagamit yung maliliit na kamatis ay 5 hanggang 6 na kamatis. Pagkatapos set aside lang natin yon, meron tayo ditong 4 piraso ng ating itlog. Beat lang muna natin siya para mag-combine yung ganyang egg white at yung egg yolk. At pagkatapos maglalagay tayo dito ng 1 sachet ng ating powdered milk. Kahit anong brand pwedeng-pwede dito. Kung wala kayong powdered milk, pwede kayong maglagay ng 1 cup ng fresh milk or evaporada. Ilagay nyo lang yung powdered milk and then mix nyo lang guys hanggang mag-combine yung powdered milk dun sa ating itlog. Pero mag-season muna tayo ng salt and pepper. Pagkatapos maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon ng ating brown sugar. 2 tablespoon pala yun. And then ihalo na natin yung ating 4 piraso ng ating kamatis. Durugin lang natin ng konti yung kamatis. And then mix lang natin hanggang mag-combine yung lahat ng ingredients na ilagay natin dito. Siguraduhin lang natin na madurog natin ng konti yung ating kamatis. Para hindi siya magbuo-buo pag iprinito na natin siya mamaya. Pagkatapos maglalagay tayo dito ng 1/4 cup ng ating all-purpose flour. And then mix lang ulit natin siya. So magsisilbing binder lang yung ating all-purpose flour dito para medyo kumapit talaga yung ating mga ingredients na inilagay dito. And then mix lang natin hanggang mag-combine lahat ng ating mga ingredients. Ayan, kung hindi ka mga subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na para update ka sa ating mga kakaibang recipe tulad ito. Pagkatapos, set aside lang muna natin. Kunin natin yung ating induction cooker. And then yung ating frying pan, on lang natin yung ating cooker. And mag-degrease tayo dito ng konting oil lang para hindi dumikit yung ating butter. Pagkatapos ay meron din tayo ditong hiniwang kamatis. So bali 2 kamatis yung ating nagamit dito, yung malalaking kamatis. Ilagay lang natin siya dyan. And then ipapan-fry lang natin ng konti. Lutuin lang natin siya ng 1 minute every side. Konti lang yung ating pagluto dito para medyo maging crispy lang siya. And then flip lang natin and then lutuin na lang natin yung other side ng another 1 minute na lang para medyo maging crunchy siya. Crunchy lang siya. Huwag
Huwag na huwag niyong dudurugin guys kasi hindi magiging successful yung ating recipe. Huwag niyo din i-overcook para hindi siya malata. So pagkatapos dito ay ibubuhos na natin yung ating butter. Siguraduhin lang natin na malagyan lahat ng butter yung ating mga kamatis. Pagkatapos ay tatakpan lang natin. And then, lutuin lang natin ito ng 10 to 15 minutes in a low fire lang. So every 5 minutes, check nyo lang guys kung luto na ito. So after 10 minutes, ganito na ang ating napakasarap na kamatis recipe. So patayin lang natin yung ating induction cooker. And then ililipat na natin sa ating serving plate yung ating kamatis. Pagkatapos ay ready to serve and to eat na ito. So ayan guys, wag mong makikita nyo. Ay napakalutong-luto talaga yung ating kamatis dito. So hihiwain lang natin na parang pizza para magsikiman time na tayo. Ayan, so kung makikita nyo, para siyang pizza, para siyang egg na merong kamatis. Napakadali ang gawin lang at hindi mo akalain pwede natin gawin dito. Pwede rin itong pang-ulam, pwede rin itong pang-merienda. So all in one na yung ating recipe ngayon. Ayan nga guys, maraming salamat sa panonood. I hope meron po kayong natutunan na naman dito sa ating kakaibang recipe at kakaibang putahe. Para po sa ating complete list of ingredients ay inilalagay po natin yan sa ating description box sa baba. Huwag yun kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at mag-like and follow sa ating Facebook page Happy Tummy by RD. Marami po tayong mga kakaibang recipe doon sa ating Facebook page at mga giveaways. Maraming salamat sa panonood. I hope meron naman kayong natutunan dito. See you again sa ating next recipe.